Guys, nagtulong-tulong ang core ng Barangay Ginebra upang ibulsa ang unang panalo laban sa Meralco Bolts sa kanilang Best of 7 semifinal series. Ngunit kitang-kita ng lahat, isang rookie ang naging susi sa malaking panalong ito ng Gin Kings. Walang iba kundi si Ralco. At sa team practice ng Meralco para sa Game 2, tiyak nakasama na sa game plan kung paano nila pipigilan ang Ginebra rookie. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, isang malaking panalo nga ang hinarbat ng Barangay Ginebra sa kanilang unang laro kontra sa Meralco. Although maraming beses nang nakita ng Bolts ang shooting ability ni Ralco sa nagdaang mga laro ng Ginebra, akala siguro nila ay tsamba lang kaya hindi nila binigyan ng respeto. Resulta, sinunog sila ng Ginebra rookie sa almost perfect shooting nito sa 3-point area, 6 out of 7. Nang uminit ang kamay ni Alin Maliksi sa 3, sinabayan ito ni Ralco upang di makaalagwa ang Bolts. Si Ralco ay isa sa iilang kwento ng player na di sikat noong college. Katunayan ay nalaglag pa siya sa LaSalle Men's Basketball Team sa kanyang senior year. Halos walang pumapansin nang sumalta sa PBA Rookie Draft. Ngunit tahimik lang niyang hinone ang kanyang talento hanggang madraft siya ng Barangay Ginebra. At ngayon ay kabilang na siya sa pinakapopular na team sa PBA. Kung maraming nasusurpresa sa husay ng Ginebra rookie, para kay Coach Tim Cone ay hindi na sila nagugula. Pangkaraniwa na lang daw kay Ralco ang ipinamamalas nito sa hardcourt dahil iyon daw ang araw-araw nilang nakikita dito sa team practice. Sipag at dedikasyon sa trabaho. Ito ang sikreto ng Ginebra rookie, kaya naman nakuha niya ang tiwala ng Ginebra mentor. Kilala naman natin si CTC. Bihirang-bihira siyang magbigay ng mahabang playing time sa isang rookie na ngayon ay isinasama pa niya sa starting unit. Hindi naman binigo ni Ralco si Tim Cone sa tiwalang ibinibigay nito sa kanya. Isa siya sa mga instrumento kung bakit narito ngayon sa semis ang Ginebra. At kung bakit lamang na rin sila sa Bolt sa kanilang Best of 7 semifinal series. Bukod sa heroics na Christian Standhardinger, Japheth Aguilar, Maverick Ahanmisi at Stanley Pringle, isa si Ralco sa pumutol ng kuryente ng Meralco. Mamaya sisikapin ng Ginebra na maibulsa ulit ang pangalawang panalo. Hindi naman basta-basta papayag ang Bolts. Mahirap mabaon sa 0-2 deficit at baka rito'y hindi na sila makaahon. Tiyak na mag-a-adjust si Mang Nenad Bucinich at sasabihan ng kanya mga players na maagang i-close out ang tirador na si Ralco. Ganon din si Maverick Ahanmisi at Stanley Pringle. Ngunit kapag ginawa nila ito, bubuka naman ang depensa ng Bolts at magiging maluwag sa pintura, at dito naman sila kakatayin ni na Christian Standhardinger at Japheth Aguilar. Isang bright spot naman sa panig ng Meralco, sa Game 1 ay nakita nilang malaki ang maitutulong ng 6'9" na si Brandon Bates. Bagamat kinapos ang Bolts sa Game 1, na ipamalas naman ni Bates na iindahin ni Standhardinger ang kanyang depensa. Asahan na muling i-utilize ni Mang Nenad Bucinich ang kanilang backup center. Isang malakas na sentro si Bates nang maglaro siya ng dalawang season sa kupunan ng LaSalle. Isa sa nagbigay ng kulay sa intense Game 1 ay ang girian ni Sidney Onwebere at Cliff Hodge. Physical maglaro si Hodge, ngunit nang matikman ang physicality ng Phil-Nigerian Ginebra power forward ay nagalit ito. Hindi naman nagpakabog si Onwebere, hinarap si Hodge at handang sabayan ang anumang ibibigay ng Meralco power forward. Lamang nasa series ang Barangay Ginebra 1-0. Pero paulit-ulit na sinabi ni Ginebra coach Tim Cone, Game 1 pa lang ito. Wala pa talaga silang naa-accomplish. May 6 na laro pang natitira, kaya wala pa raw silang dapat ipagsaya. Inaasahan ng Ginebra coach na muling kukuyugin ni Raymond Almasan, Norbert Torres at Brandon Bates si Standhardinger sa ilalim. Dahil kung hindi nila ito gagawin, ay tiyak na mamimiyasta rito ng puntos ang Phil German Banger. Pero kung ido-double team naman nila si Stan, it means isa sa mga Ginebra player ang mawawala ng bantay.
Dapat ding alalahanin ng Meralco na anumang oras ay pwedeng pumutok ang opensa ni Scottie Thompson. Dating MVP yan. 5 points lang ang naging puntos ni Scottie sa Game 1, ngunit hindi imposibleng siya naman ang bumuhat sa kanyang team para makuha ang pangalawang panalo ng Ginebra. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panonood. Shout out sa iyo, Contel Solis. Oo nga, mahirap patulang pero nakakapatol din eh. Shout out din Rose Marie Juan at sa iyong apo na si Bia. Happy watching. Sa iyo rin, Simeon Blanca Flor Jr. Shout out idol. Salamat sa panonood. Benjamin Hapayan, may shooter na tayo. Shout out Jay Dakara at sa Dakara family, shout out po sa inyo. Colin Bertudes, good luck sa Ginebra natin. Sa Yuren Efren Mendoza Kabayan, oo, pagpasensyahan na lang, nakakahiblan lang minsan eh. Reynaldo Di Guzman, Ginebra tayo forever. Sa'yo rin, Aris Girl, dyan sa Lucina City. Shout out sa'yo, idol. Raymart Pagulayan, taga-Cagayan ka ba, idol? Diana Arinton, wow, nanalo ang Ginebra. Congratulations. Sabi niya, Junber Ramos, shout out sa mga NSD, solid. Sa'yo rin, Mercy Rilliores. Yes, iwasan ang turnover. At sa'yo rin, Agnes Baldovino. Tama ka. And then, si Love Plus One. Oo, nakakatawa sila. Pero, panood din naman ang panood. At sa'yo, Rose Mahinay, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.